Kalusugan ay kayamanan, kaya huwag pahuhuli sa mga balitang pangkalusugan. Mga balitang pangkalusugan. Health News. At muli po nagbabalik ang Good Morning Batangas. Narito na po ang ating balitang pangkalusugan, mga kabalisong. Ating alamin po ang benepisyo ng vanilla ice cream sa ating kalusugan. Narito po ihatid ni Amistoso. Ang vanilla ay isang all-time classic flavor ng paborito nating dessert, ang ice cream. Kasama ng chocolate ice cream, ang vanilla ice cream ay maaaring tawaging orihinal na lasa. Bagamat daang-daang bagong lasa ng ice cream ang nalikha, ang vanilla ay mayroon pa ring espesyal na lugar sa puso ng maraming tao. Sa lungat sa sabi-sabi, ang pagkain ng vanilla ice cream bilang matamis na pagkain ay mabuti. Makakatulong ito upang matugunan ang mga kalori na kailangan ng isang tao. Ngunit, kapag napasobra ang pagkain dito, maaaring magdulot ng ilang mga issue na may kaugnayan sa kalusugan. Mayroong iba't ibang uri ng vanilla ice cream, gaya ng regular, premium, low calorie at no sugar. Ang premium na vanilla ice cream ay pinoproseso upang maging mas creamy at mayaman sa texture at naglalaman ng mas maraming calories, cholesterol, fat at potassium. Samantala, ang low-fat vanilla ice cream ay tinuturing na mas malusog na option dahil naglalaman ito ng mas kaunti mga carbs, calories at cholesterol at mas maraming bitamina at mayaman sa sustansya. Ang asukal sa vanilla ice cream ay nagsisiguro na ang ice cream ay hindi masyadong matigas at nananatiling sapat na malambot upang madaling masalok at makain. Bukod dito, iminumungkahi ng mga dentista na kumain ng ice cream pagkatapos silang bisitahin dahil ang malamig na pagkain ay hindi lamang nagpapamanhid sa lugar kung saan ito masakit, ngunit ang asukal na nasa loob nito ay nakakaapekto rin sa bahagi ng ating utak na responsable sa pagpapasaya sa isang tao. Ang isang malusog na paggamit ng asukal ay mahalaga para sa ating katawan. Gayunpaman, ang ice cream ay dapat kainin sa katamtaman dahil ang labis na taba at asukal ay maaari rin magdulot ng mga problema sa kalusugan tulad ng hindi pagkatunaw ng pagkain, sakit sa puso at iba pa. Ito si Jean Amistoso at magbabalik ang Good Morning Batangas. Kalusugan ay kayamanan, kaya huwag pahuhuli sa mga balitang pangkalusugan.